Maparaan na Experience Part 2. Alright, kung di nyo pa napanood yung part 1, puntahan nyo muna yon. Sige na, punta lang kayo sa videos ko. Alright, naranasan nyo na bang kumain sa karinderya na wala kang ginagastos? Nung mga high school kasi kami, mga pre, may mga kasama kami na nagbabaon lang ng kanin. Dahil syempre, minsan wala talaga pambili ng ulam. Eh dahil nga sa madiskarte kami nung mga panahon na yon, ay ganito ginagawa namin. Lunch na mga pre, tara kain tayo sa karinderya. Wala na ako pambili ulam, pre. Binayad ko na sa noisy kanina. Ang iingay nyo kasi eh. Ako din, pre. Binigay ko na sa contribution natin para daw sa Christmas party. Sus, siguradong champurado lang na naman iluluto nila eh. Ako, pre. Hindi ako binigyan ng baon. Ganun ba? Sige, ganito gagawin natin. Hehehehe. Ayos? Ayos, pre. Approved, tol! Tara na, gutom na ako. Hehehe. Ate, sang order nga po sa pork giniling. Yun lang ba? Opo, tsaka apat na sabaw po. Ha? Bakit apat? Ang sarap po kasi ng luto nyo sa sabaw, ate. Eh, nakakarami po ako. Sus, bibigay mo lang yan sa mga tropa mo doon, no? Nani! Paano mo alam, ate? Halata na kayo eh. Sa next, wala na yan, ha? Masamang balita, boys. Nakasharingan si ate. Kain na tayo. Bukas wala na daw to. Nung mga totoy pa kami, mga men, ay nagplano kami ng mga tropa ko na mag-hiking sa bundok. Jen, nakikita mo ba yung bundok na yun? Saan dyan? Yung mukhang puwet? Hindi, yung isa. Oh, bakit? Anong pinaplano mo? Tara, akyatin natin yun. Tara, magbaon tayo. So, after magplano, ay umuwi muna kami para kumuha ng baon at naghanap ng barya pambili ng delata. After namin mag-impake, ay nag-hiking na kami sa bundok na hindi namin alam kung saan papunta. At nung kakain na kami, ay boom! Pagbukas ng bag ay wala kaming dalang pambukas ng dilata. Eh, yung dilata pa naman noon ay hindi tulad ngayon na madali na siya buksan. So ang ginawa namin ay naghanap kami ng mga bagay na pwede namin gamitin pambukas sa dilata. Sa aming paghanap ay nakakita kami ng isang bakal na matulis na ano, na may kalawang pa at coated ng semento. At yun na nga ang pinagbukas namin sa dilata. At pinagdasal na lang namin na hindi sumakit yung tiyan namin. Alright. Naranasan nyo na din bang hindi tirhan ng ulam? Ha! Madalas mangyari sa akin yan nung bata ko eh. Yung kakaamoy mo lang yung ulam na niluluto, tapos pagpunta mo sa kusina, eh ubos na. Mapapawat dahik ka na lang. At dahil nga wala kang ulam, ay mapapatingin ka na lang sa asin, soy, asukal, kape, at gatas. Minsan nga mapapaminimine mo ka na lang kung anong uulamin mo dyan eh. Pero madalas kong ulamin dyan dati pag walang ulam ay yung asukal at kape. Alright. Sinong laging nalilate sa school? Itaas ang kilay! Alright. May ganito ba sa school nyo? Yung pag-late ka, need mo isulat yung name mo sa guardhouse. Tapos, ibibigay ng guard yun sa homeroom teacher mo. At para iwas pahiya, mga pre, tuwing nalilate ako, hindi pangalan ko ang sinusulat ko, kundi ibang pangalan. Pero nung nalaman na nila yung technique na yon, ay binabantayan na kami ng guard at chinecheck mga ID namin kung pangalan ba talaga namin yung isinusulat namin. Pangalan mo ba sinulat mo dito? Opo, sir. Patingin nga ng ID mo. Oh, shoot. Patay tayo. Nasubukan mo na ba kumain ng eraser? Yung ano, yung dulo ng lapis, di ba? May eraser yon. Tapos kapag napudpud na, kakagatin mo yung bakal na nag-hold doon sa eraser. Kakagatin mo yon para lumabas pa yung konting natitira na eraser doon sa bakal na yon. Kahit basang-basa na yung dulo ng lapis dahil sa laway mo, basta mapalabas mo lang yung natitirang eraser. Yung wala kang pandikit para sa papel. Tapos may magsasuggest na lang sa'yo na, yung kanin, pwede pandikit yun. Putek, ginawa niyo din ba yun? Yung kulangot ko sana pandikit ko eh, baka magalit yung teacher ko eh. Dati, nung mahilig pa kami mag-parkour ng mga tropa ko, ay lagi kami nagpupunta sa town para maglaro. Those memories! Play tayo ng mga ilang clips, mga tolls. We'll be right back.
At dahil nga sa mga hampas lupa kami, ay nagtitipid kami. Ang ginagawa namin para makatipid ay kinakalong namin mga ibang tropa namin sa jeep para hindi magbayad. O diba, kahit sobrang lapit na ng mukha niya sa kaharap niya sa jeep, ay titisin niya basta makatipid na. Ngayon, di na pwede gawin. Siyempre, alam niyo na, pandemic. Thank you sa panonood. Stay safe. Sana okay lang kayo dyan. Alright, tignan natin kung makagawa pa tayo ng part 3. Like, comment, share, and subscribe. At huwag niyong kalimutang i-ring ang notification bell para updated kayo sa next na video. Yun lang.